William Nerona, ang head po ng Kabugaw MDRMO ng Ilocos Sur. William, hello! Good morning! Good morning, ma'am. Good morning, sir. Opo, kumusta kayo dyan sa Ilocos Sur? Malakas bang ulan o hangin? Hindi naman masyadong malakas ang ulan, sir. Kaya lang yung hangin, medyo malakas, sir. Lalo sa mga coastal barangays. Ito lang naman ang yung pinaka-concern natin. Kasi mas talagang malakas ang hangin dito ngayon, sir. Ngayon, habang nag-uusap tayo o kani-kanina pa? Medyo mas malakas kanina, sir. Kasi nang madaling araw, malakas talaga. According to Philippine Coast Guard, kasi sila ang nasa ground kanina, sir. Kami naman dito sa bayan. Oh. Kaya medyo malakas daw sir. Mas malakas daw kaninang umaga kaysa ngayon, sir. Okay. Pero so far, wala pa namang naiuulat na nawawala o namatay o naapektuhan nung... Masirang bahay. Oh. Sa awa ng Diyos, sir, doon sa sa mga coastal barangay, may mga ibang bahay na medyo na nasira. Sir, pero sabi ng mga barangay captains, okay pa naman, okay pa naman, sir. Kasi we are on constant na lagi naming kinakausap yung mga barangay captains, pero hanggang ngayon, sir, wala pa naman daw, okay pa naman daw. So far so good, gaya pa naman. Oo, sir. Sabi ko kanina, kung nung kwarto, sir, bago pa pumasok si Marce, nakabili ng pedra, sir. Kasi si mayor namin dito, si Sir Jose Edward Cubangbang, laging papa, malayo pa si Marce noon. Naghahanda na kami ng post-disaster risk assessment, pre-disaster risk assessment. Kaya laging prepared yung mga kababayan natin dito sa Kabugaw. Tatawag kami from time to time to check on you. But good luck po sa inyo at maghanda na at mag-ingat. Ha? Mm-hmm. Thank you, William. Thank you. Sir. Maraming salamat si William Nerona po yan, ang head ng Kabugaw MDRMO ng Ilocos Sur. Gising na, Pilipinas! Sa mga nagbabagang balita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradyo Servisyo YouTube channel.